Ayon po sa national survey na na-release ng Department of Health noong 2017, ang kabuuan ng mga Pilipino na may high blood ay mahigit 12 milyon at lagpas kalahati dito ay hindi nila alam na may high blood sila. Kung susumahin ay isa sa apat na Pilipino ang may high blood. Ang hypertension o high blood ay tinatawag din pong silent killer. Bakit po kaya? Kadalasan po kasi ang hypertension ay walang sintomas, walang mararamdaman ng isang tao. Pero siya ang pinakadahilan ng mga sakit sa puso at stroke. Ang mga ito ang pinakadahilan ng kamatayan ng napakaraming tao, lalong-lalo na dito sa ating bansa. Ang ating pong BP ay nasusukat sa millimeters mercury, which is abbreviated in mmHg. Mayroong dalawang numbers na tinitignan sa pagsukat nito. Ang nasa ibabaw, ang systolic blood pressure, ay ang pressure sa loob ng ugat o blood vessels tuwing ang puso ay tumitibok. Diastolic blood pressure naman po, ang pang-ilalim na numero, ay ang pressure sa loob ng ugat o blood vessels sa pagitan ng bawat tibok or kung ang puso ay nagpapahinga. So ang atin pong BP ay nakadepende sa kung gaano karami po ang dugo na binubomba ng atin pong puso at kung gaano po ito dumadaloy sa mga ugat natin. Kung masikip po ang ating arteries, ay mas mataas po ang atin pong BP. Ang BP na mas mababa pa po sa 120 over 80 ay considered normal. Pero ang BP na 130 over 80 at mas mataas pa ay considered high BP. At kung ang BP po natin ay mas mataas sa normal, kahit na mas mababa ng kaunti sa 130-80 ay considered po na high. At mataas po ang chance na magkaroon po tayo ng hypertension ng pangmatagalan. Good news po, dahil ang pagbabago ng lifestyle ay malaki ang maitutulong para mapababa yung high blood. At yung chance na magkaroon ng high blood kahit na hindi na kailangan ng maintenance na gamot. Kaya isi-share ko po ngayon ang 70 effective ways to lower your blood pressure. Number 1 po, increase physical activity and exercise more. Napatunayan po kasi mula sa isang pag-aaral na ang pag-e-exercise ay napakalaki ng maitutulong para bumaba or maging normal yung ating pong BP. Kung kumikilos po kasi tayo at nag-e-exercise, sinasanay po natin yung ating pong lungs, yung ating pong blood vessels at yung ating heart para dumaloy po ng maayos ang dugo. At pag nagkaganon, mababawasan po yung chance ng hypertension. Sabi po ng mga cardiologist, kailangan daw po natin ng 40 minutes session, 3 to 4 times per week. Pero kung hindi po natin kaya yung tuloy-tuloy na 40 minutes, tapos 3 to 4 times per week, pwede naman po natin hati-hatiin yung 40 minutes sa 4 na tigda 10 minutes. Ano-ano po ba yung mga dapat nating gawin? Ito po ay imbes na sumakay ng elevator, edi maghagdan na lamang para ma-exercise po natin yung ating heart. O kaya pagpupunta naman sa palengke at malapit lang, imbes na sumakay ng tricycle or jeep, pwede namang lakarin na lamang po natin. At saka sanayin po natin yung sarili natin na gumawa ng mga gawaing bahay para magpawisan po tayo. O kaya mag-bike po tayo sa labas. Pwede rin pong mag-gardening. O kaya maglaro ng mga sports katulad ng volleyball, basketball, taekwondo, tai chi. At gawin po natin ito ng madalas para makamit po natin yung inaasahan nating result. Lalong-lalo na po sa atin pong elderly population, sa atin pong mga lolo't lola. Encourage po natin sila na mag-exercise kahit light lang para dumaloy pa rin po ng maayos yung dugo nila sa mga blood vessels at hindi sila magkaroon ng high blood. Pangalawang paraan ay magbawas po ng timbang kung ikaw ay overweight or obese. Gawin po natin ang pagbabawas ng timbang sa pamamagitan po ng pagpili ng atin pong kakainin at pagkontrol na rin po ng atin pong kakainin. Huwag sobrang dami para maiwasan po natin ang high blood at iba't iba pang uri ng mga sakit. Number 3, cut back on sugar and refined carbohydrates. Ayon po sa pag-aaral po ng mga scientist, ang pag-iwas po sa matatamis at refined carbohydrates ay nakakatulong upang mapababa yung BP natin at ang ating timbang.
Ang low-carb diet ay napaka-effective po para pababain ang ating pong blood pressure. Ang low-carb diet ay ang pagkain ko ng lean meat, isda, itlog, mga buto, mani, gulay, prutas, healthy fats. At iwasan naman po ang mga grains, patatas, at matatamis na inumin at mga pagkain. Number 4, kumain ng mga pagkain na mayaman sa potassium at iwasan ng mataas sa sodium para bumaba ang blood pressure. Pero ang pagkain po ng mga potassium-rich foods ay nakakasama rin sa ating pumato. Kaya mas maiki na kumonsulta po tayo sa doktor bago tayo mag-take ng mga potassium-rich foods kung may sakit tayo sa kidney or sa bato. Ang mga potassium-rich foods ay katulad ng mga milk, yogurt, fish, fruits like banana, apricot, avocado, orange. Sa vegetable naman, sweet potatoes, potatoes, tomato, green, and spinach. Alam niyo po ba na ang mga tao ay iba-iba ang reaksyon o response sa asin? Ang ilan po sa kanila ay salt sensitive. Ibig sabihin, konting asin lamang ang kanilang makakain, tumataas na ang kanilang BP. Samantalang ang ilan naman po ay salt insensitive. Ibig sabihin, kahit na kumain sila na napakaraming asin, na ilalabas naman nila ito sa pamamagitan ng pag-ihi. Kaya hindi naaapektuhan ang kanilang blood pressure. Kaya nire-recommend po ng ating pong National Institute for Health na pababain po natin ang ating pong asin sa pamamagitan po ng DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension. Yun po yung ibig sabihin ng DASH. Ang DASH diet po, low sodium foods, fruits, vegetables, low fat dairy, whole grains, isda, manok, beans, mas kaunting matatamis at red meat. Ito po yung DASH diet. At number 5, eat less processed foods. Bakit po pinapaiwasan ng processed food? Dahil ang processed food po ay may maraming amount po ng sodium or yung asin kasi nga pinoproseso yung pagkain, pinoconserve, lalo na po yung mga processed meat. Dinadamihan po nila yung asin nito para makonserve. Ang ilan pa sa mga processed food ay ang mga pizza, french fries, at mga chicheria. Kung iiwasan po natin ang processed foods, mababawasan din naman po yung intake po natin ng asin. Kaya dapat lagi natin chine-check yung label ng ating pong mga binibili sa grocery store. Kailangan daw po, tignan natin yung sodium. Kung 5% ang sodium, hindi sabihin mababa po yun, okay po yun. Pero kapag nakalagay po ang sodium ay 20% ay napakataas na po yun. Iwasan nyo po yung mga ganun na bilhin para hindi po tumaas yung ating BP. Number 6, stop smoking. Bubuti po ang ating pong kalusugan pag itinigil talaga natin ang paninigarilyo. Alam nyo po ba na ang paninigarilyo ay nagpapataas ng blood pressure at nagpapabilis ng tibok ng puso? At alam nyo po ba na ang isang stick ng sigarilyo ay napakaraming chemicals na maaaring sumira sa lining po ng artery or lining ng ugat natin? Kapag nasira nito, ang lining ng mga ugat natin ay maaaring po itong mamaga at sumikip. Yun po ang naging dahilan ng mataas na blood pressure. Tsaka ang pinakamalala, alam nyo po ba na ang mga second-hand smokers or yung mga bata or mga tao na nakakalanghap ng usok mula sa smoker ay nakakaranas din po ng mataas na blood pressure at masamang epekto sa katawan. Kaya babala po sa mga naninigarilyo po dyan, kung mahal po ninyo ang inyong mga anak, ang inyong asawa, ang inyong mga magulang, iwasan po natin ang manigarilyo lalong-lalo na kung malapit tayo sa kanila. Pang-pito po ay bawasan ng sobrang stress. Alam niyo naman po na napaka-stressful na mga pangyayari ngayon lalo at may pandemic COVID-19. Marami ang walang trabaho, ang ilan naman ay may trabaho at stress din sa kanilang trabaho. Tapos marami pa ang mga gulo na nangyayari sa politika. Tapos may mga balita na mga negative, so nakakadulot ng stress. Iwasan natin ang stress para mapababa natin yung ating pong blood pressure. So ano-ano po ba yung mga paraan na pwede natin gawin? Una, deep breathing. Mag-practice po tayo ng deep breathing. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, exhale. Inhale. 2, 3, 4, 5, exhale.
gawin po natin ng 5 times ito, mga kapatid. Isa pa ay ang paglalakad-lakad, pagbabasa ng libro, at panonood po ng mga comedy. Ganun din po, makinig po tayo ng mga calm music or mga instrumental piano, mga rain sounds. At ayon sa pag-aaral, nakakatulong daw po ito para maibsan yung stress natin sa buhay. Kaya walang masama kung manood po tayo ng mga yon. Actually, sa aking YouTube channel, meron po ang playlist na ginawa na tungkol sa mga rain sounds, meditation, relaxation videos na makakatulong po sa inyo, panoorin po ninyo yun. Ayon din po sa pag-aaral na ang regular na pagpunta sa mga sauna ay nagpababa po ng mortality rate o yung pagkamatay ng mga may sakit sa puso. At sa iba naman po pag-aaral na nagpapatuloy na ang acupuncture ay nakakatulong daw po para mapababa yung ating po blood pressure. Number 8 daw po ay ang yoga at meditation. Napaka-effective po ng yoga at meditation dahil itinuturo po dito ang proper deep breathing exercises, yung paghinga ng malalim, ganun din po yung tamang posture at iba't iba pang mga relaxation technique para iwasan po natin yung stress at mapababa lalo yung ating pong blood pressure. Number 9 daw po na paraan ay ang pagkain ng dark chocolates. Lalong-lalo na kung ating dark chocolates ay may 60 to 70% cacao. Nakakatulong po kasi ito para hindi po tayo magkaroon ng sakit sa puso. Bakit kaya? Dahil po sa flavonoids content ng chocolate. Ang flavonoids po kasi ay tumutulong para lumuwag or lumaki yung daanan ng dugo natin or yung mga blood vessels natin. Magdadilate po siya. Number 10, subukan daw po ang mga medicinal herbs. Ang ilan po kasi sa mga medicinal herbs ay nakakatulong para bumaba yung ating pumi. Pero, ikonsulta muna po natin sa mga doktor kung okay lang ba na inumin ang mga herbs na to. Hindi ba ito makaka-apekto sa kasalukuyan mong maintenance na gamot? Kaya the best po, ikonsulta po natin ito sa ating doktor. Number 11 ay ang pagkakaroon po ng maayos at magandang tulog. Tayo po kasi, ang BP po kasi natin ay bumababa tuwing tayo ay natutulog. Kung kulang po tayo sa tulog, ay may mataas tayo na chance na magkaroon ng high blood. Lalong-lalo na po sa amin pong mga nurses, ganun din po sa mga doctors, mga security guards, at lahat po ng mga call center agents, at lahat po ng mga nagtatrabaho sa gabi. Risky po tayo na magkaroon po ng hypertension. Ganun din po yung mga middle-age people, mga 30s, 40s, 50s. Nahihirapan din po silang makakuha ng maayos na tulog marahil dahil sa napakaraming problema ang kinakaharap. Pero may mga ways po na dapat natin gawin para maging maganda po yung ating pong pagtulog. Ano-ano po ba yung mga paraan? Una po, mag-set po ng regular na oras ng pagtulog. Huwag po mabago-bago. Tsaka mag-relax po sa gabi. Iwasan din po yung pagtulog sa tanghali. At iwasan yung pagsa-cellphone or screen time. At pwede rin po mag-exercise sa umaga para pagdating ng gabi ay talagang antokin ka na. Linisin po natin yung ating kwartong tulugan. Kung makalat, eh bakit hindi natin ayusin? Gawin po natin siyang malinis at mabango para yung pagtulog po natin ay maging komportable. Ganun din po, pwede tayong mag-hot bath bago matulog para maayos yung ating pamamahinga. Napag-alaman po ng National Sleep Heart Health Study na ang pagtulog ng less than 7 hours o tsaka greater than 9 hours na regular kada gabi ay nagkakaroon po sila ng hypertension. Tapos kung regular daw po tayo natutulog ng less than 5 hours, so mga 3-4 hours gabi-gabi, ay napakataas daw po ng chance natin na magkaroon po ng sakit sa puso. Para maiwasan pa po natin ng high blood, number 12, kumain po ng bawang o mag-take po ng mga garlic supplements. Pwede po natin kainin po ito ng fresh o kaya pwede tayo mag-take ng mga garlic capsules para mapababali po ito ng ating blood pressure. Number 14, uminom daw po tayo ng mga supplements na nagpapababa ng blood pressure. Katulad po ng fish oil,
whey protein, magnesium, at CoQ10 at citrulline. Yun po yung mga supplements na napatunayan na nakapagpababa daw po ng blood pressure. Number 15 ay huwag uminom ng alak or bawasan ang pag-inom ng alak. Dahil ang alcohol ay nagpapataas po ng ating po blood pressure kahit na healthy ka pa. Kaya iwasan po ito o kaya bawasan po ito konti lang kung gusto po natin maging normal ang ating BP. Kung meron ka po talagang high blood, maigi na bawasan po ang pag-inom ng kape. Kasi ang kape po ay nagpapataas ng BP pero temporary lang at tumatagal ito ng 40 to 60 minutes. Kaya kung pupunta po kayo sa mga clinics at magpapabibi po kayo, make sure nyo po na kung sakaling nakapagkape po kayo, ay palipasin nyo muna ang isang oras para maging accurate po yung makukuha nilang blood pressure. Ang ilan po kasi ay caffeine sensitive. Tumataas po agad yung BP nila kapag nagkakape sila. Kaya kung talagang may lahi kayo ng high blood at sobrang taas talaga ng BP mo, ay mas maganda iwasan mo na ang kape para hindi lalong tumaas ang blood pressure. So yung lahat ng binanggit ko sa taas, ginawa mo na, pero mataas pa rin ang BP mo, anong gagawin mo? Gawin mo na yung pang 17. Pumunta ka sa doktor at magpukonsulta. At inumin mo yung mga irereseta nilang gamot, prescription medicine. Makakabili ka lamang ng mga gamot na ito kung may reseta ng doktor. At kung may lahi po tayo ng sakit sa puso, stroke, ay mas maganda na magpakonsulta po tayo. I-monitor po natin yung blood pressure natin. At pumunta tayo sa doktor para matingnan kung talagang ano ang gamot na kailangan mong inumin. Pero kung sa pag-inom mo ng mga maintenance na gamot na ito para sa high blood at hindi effective, mataas pa rin, bumalik ka ulit sa doktor para mag-follow up. Para pwede nilang palitan yung pangalan ng gamot o kaya dagdagan naman po yung dosage nito. Prevention is better than cure. Gawin natin ang lahat ng mga binanggit ko sa taas para hindi tayo magkaroon ng high blood pressure. Check natin araw-araw, i-record natin sa notebook yung ating pong BP para maagapan natin kung high blood tayo at maiwasan po natin yung pinakamalalang sakit na maaaring mangyari sa atin, yun ay ang stroke at sakit sa puso. Tandaan, mas mainam na humaba yung buhay natin nang malusog tayo kaysa naman inaalipin po tayo ng karamdaman. So, yun lang pong maibabahagi ko po sa araw na ito. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa huli. Sana mag-subscribe, like, comment, share po kayo dito sa atin pong video na to sa ating channel para sa mga susunod, marami pa po tayong maibahagi na katulad nito. And this is Liz Nerd Organist po na nagsasabi ng thank you and ingat po kayo palagi.